Welcome natin ang second speaker natin, milyong-milyong 7 dyan, type kayo ng 7 dyan. Let's all welcome si Wena, Ana Wena Tronco. Yan. Ay, fantastic morning! Hello, Wena. So again, so I'm so very thankful and grateful na pinaunlakan mo. Ay, fantastic morning! Yan, ay, fantastic morning! So, thankful ako, Wena, ha, na pinaunlakan mo yung ano mo yung invitation namin na maging part ka ng ano natin program. Fantastic morning. Fantastic morning. Teka muna, may nangyayari sa screen may nagsishare. Wait po natin ha. Si Irene. Yun. Thank you Irene ha. Nagkamali si Irene. So thank you. Okay lang yan Irene. So kung nag-enjoy kayo sa first natin na speaker, so ngayon grabe probably ang ganda lang maikakwento ng second speaker natin. So, Wena, thank you for giving us time na maging part ka ng KSP natin. So, again, guys, ano may ng KSP is kasama mo sa pagyaman, katulong mo sa pagyaman, and katuwang mo sa pagyaman. Okay? So, ngayon, okay lang ba, Wena, na bigyan mo kami ng konting background kung gusto namin malaman kung sino ba talaga si Ana Wena Tronco. Okay? Yun. Siyempre naman, upline. Fantastic morning sa lahat dyan, lalo na sa mga first-timers. So, yes, thank you din sa opportunity na to, Upline, sa inyo ni Upline Chad, tsaka sa mga, lahat ng Upline dyan, sila Upline Mike, na magkaroon ng ganitong, kumbaga, sharing kung ano yung na-experience natin dito sa iFern. So, yung background ko po, anyway, my name is Ana Rowena Tronco, but you can call me Wena. So, nursing graduate po ako sa LaSalle. Classmates kami ni Sean. Yun. At saka, ako lang yung classmate niya na naniwala talaga sa kanya. And, nag-call center na din po ako for 8 years. So, yun. Now doing iFern, nung nag-start ako sa iFern, ano lang yun, parang part-time lang muna. Tapos yung trabaho ko before, iFern is call center sa ano, regulatory compliance company sa US at saka Germany. Tapos yung sahod ko doon is 35,000 a month. Tapos ngayon, nag-iFern full-time for 2 months. Wow. So, you know, 8 years sa call center si Ana. So, actually, kaklase po kami, di ba? Siya yung kaklase ko lang na naniwala talaga sa akin na dito. Pero, kasama ko siya sa previous company namin. And, yun na, tanong ko lang, Ana, Wena, paano ka na-invite dito sa iFern? Okay? So, ano yung naging turning point mo or realization? I mean, paano ka muna na-invite? Well, actually, dito sa networking networking industry, paano ako na-invite, eh, nabudol din ako. Noon, hindi ko talaga alam yung ano ba yung networking na yan. So, sinabihan lang ako nung upline ko sa dating company na, uy, ano, samahan mo lang ako, Wen, tapos may kukunin lang ako doon sa ano, Metrodome pa yon. Oh, sabi ko naman, oh sige, tapos pinupo lang ko sa mesa, tapos may mga speakers na. So, sabi ko, ano ba to? Parang hindi ako na-prepared. Hindi ako nakapag-prepare na, yung mindset ko dati, hindi ako naka-prepare na makinig sa mga ganong opportunity. At saka, hindi ko yun, isa ako dati sa mga ano eh, mga misinformed about networking. Yun. Pero dito sa iFern, na-invite ako dito. Actually, hindi ako na-invite dito sa iFern. Ano din ako, inambush. So, nabudol tapos inambush. Dito sa iFern ni upline ko ngayon, kasama ko rin dito, si upline Sean. Yes. So, pinuntahan lang ako sa bahay tapos yung pag-present sa akin sa iFern, parang wala lang, kwentuhan lang, walang pa-present-present na ganun, walang, oh, ito products, try mo, o paano. Wala, pang kwentuhan lang. Tapos yung binigyan niya lang ako ng rason na ano, na bakit siya nag-transfer sa iFern. So sabi ko, but
pang but pa nag-transfer ka pa siyan, 'di ba? Kumikita ka na diyan sa ano, sa dating company mo. Six figures 'yun ah, kalain mo. Tapos kumbaga magsa-start siya ng from scratch pero this time with experience na. So kumbaga ako lang yung na-invite niya na classmate niya na naniwala talaga sa kanya. Yun. At saka mentor ko din yung si upline siya ngayon. Ayun, grabe oh. So, totoo yan nga. Talaga yan, siya lang yung na-classic kong ano. Wala po akong presentation na ginawa sa kanya. Isa lang yung sinabi ko sa kanya. Kung ang natatandaan niya yung sinabi ko sa kanya. Sabi ko sa kanya, simple lang eh. Wena, kung naghahanap ka ng breakthrough, kung naghahanap ka ng, alam mo, yung breakthrough na babawi ka ulit sa ganitong industry network marketing, tamang timing si iPhone, sabayan mo ako. Eh, yun lang kasi sinabi ko sa kanya. And then after all, after noon, talagang hindi siya nakatulog, di ba? Hindi ka nakatulog, kwento mo sa akin, di ba? Oo, tatlong araw, hindi ako nakatulog. Hanap ako ng hanap ng my credit card. Oo, yun. So, galing din, di ba? Kasi yung pinang-join niya talaga is the yung credit card niya, di ba? So, okay lang, okay lang ba? Gusto ko lang malaman kasi napaka-curious ako eh. Kasi given 8 years ka nag-go call center, earning 35,000 a month ha, call center agent. So talagang medyo malaki siya at the same time home base ha. So ano nakita mo kay Ifern? Bakit mo ginawa at bakit ka nag-join even na hindi kita presentan? Ano yung nakita mo dito at naramdaman mo nung first time mo siya na-encounter? Well, parang ganito kasi yun, Coach, eh. Parang yung una-una, to be honest, guys, dapat kung magne-negosyo ka, dapat nasa timing ka. So, dito kay iFern, perfect timing yung, ano, yung company mismo. At saka, ikalawa kong nakita dito kay iFern is that yung sustainability ng company at saka yung owner. So, pag sinabing Sir Tomanitan, Ponilusutan, parang hindi ka na magda-doubt, yung tao hindi na magda-doubt na, iba yun yung ano, diba, negosyo na agad. So, dito, hindi kami nakaranas ng, oy, ano ba yan? Scam ba yan? Or ano? Parang ito yung pinakamadaling networking company na gawin. Yun. Tsaka, bakit ko ginagawa si iFern? Kasi, iniwala naman ako na, na hindi lang ako nagtatrabaho para magbayad ng bills, para yung maiipon mo lang is utang. Yon. So, ito, parang isang way din to na, isang way din to para matupad ko rin yung mga pangarap ko. Kasi I believe in myself, I deserve more. Yan. So, grabe oh. So, you know. So, di ba, kung ikaw ay naniniwala, guys, ha, na you believe that you deserve more, mag-type ka ng yes. Yes, type ka ng yes. Type ka nga. Naniniwala ka ba you deserve more? So, tama, di ba? So, type ka ng yes. Yeah. So, thank you, Wena, sa pag-share. Tama naman, di ba? You really deserve it. Kasi, talaga ang value mo eh. I do believe in you ha, kasi it's your value. Kumbaga, parang ganito lang yan eh. Ganito ko lang siya i-explain ha, yung value level. For example, di ba, bilhin natin yung part ng katawan mo ng 10,000, di ba hindi mo naman siya ibibenta. Bilhin ko kamay mo, bilhin ko kidney mo, 50,000, hindi mo siya ibibenta because the value of it. So, kumbaga, naniniwala ka na hindi mo deserve yung ganong sweldo lang sa effort mo. Kasi, lahat po tayo mga galing eh. Diba? So, darating din pa sa point na gano'n, no? Na, alam ko, excited sa work, pero dumadating ka din sa point na sa ginagawa mo, tinatanong mo sa sarili mo, deserve ko pa din ba to? Or, yes. Mayroon pa bang mas kailangan, mas may darating na mas deserve ko pa? So, grabe ako eh, na-inspired ako doon na because you want to makuha yung pangarap mo, talagang ginawa mo si Iver. So, okay lang, makahingi ako sa'yo ng Wena, advice na lang natin sa mga, mga nag-join, mag-join pa lang. Tapos, ano ma-advise mo sa kanila na mag-save, tagal na rin sa trabaho, mag-join pa lang sila, or mga member na. So, ano yung mabibigay mong advice sa kanila na gawin si Iver?
Okay. So, ang ma-advise ko lang siguro ay suggest mamayang gabi pag siguro nakahiga ka na sa kama, maalala mo yung sasabihin ko ngayon sa'yo. So, I want you to think of 5 things that you want in life. Yon. 5 things, maring gusto mo lang sabihin na, I just want to be happy. So, just be specific po. What are the things that will make you happy? So, maring savings yon, bahay yon, kotse yon, di ba? So, just be specific. 5. Okay? And then, mamaya, isang rason bakit mo deserve yon. Yan, kasi ang dito, hindi kami nagko-convince dito sa inyo or kanino man dyan, di ba? Ang amin dito is sinishare lang namin. At saka, yung convincing part po, nasa sa inyo yun palagi. So, start believing na you deserve it and pwedeng mangyari sa inyo yun. Yun. Tapos, pag-isipan nyo na, okay? So, balikan nyo yung ano, nag-invite din sa inyo. Yung maganda dito is mag-start ka ng Premium Plus kasi ako din, nag-start din ako ng Premium Plus. So, Premium Plus, bakit? Para mabilis. So, kung gagawin mo naman din naman to si iFern, dapat yung company mismo, mabilisan na eh. So, i-multiply mo na lang yung ano, yung account mo. So, para hindi isang account lang yung kumikita, 2, o di ba? Parang may taxi ka na business. So, pag isa lang yung taxi mo, isa lang yung kikita, di ba? Pag 3, 3. Pag 7, oh, di ba? Mas bongga. Yun. Alalanin nyo guys, ha, mamaya. 5 things that will make that you want in life and 1 reason why you deserve it. Alright, so thank you, Wena. So guys, ha, 5 things daw. So ano kaya yung 5 things ko na yun? 5 things siguro, di ba? So ngayon, lagay nyo kung anong mga bagay na you deserve. And tama yung kanina, the best described kanina ng bakit kailangan mo mag-Premium Plus yung you have a taxi business, di ba? 1, 2, 3. Sige, obvious naman yung kumikita talaga ng malaki yung maraming center or maraming taxi. So, by X may idea na yung mga first time natin na kailangan nila mag Premium Plus, okay? Kailangan nila mag Premium Plus kasi same effort, same time, but the result is different. So, again, Wena, so thank you so much and grabe, we're so inspired with you and naniniwala ko, balita ko lang pala, naging cash ka na, no? Hindi mo na kwento kanina, di ba? Naging cash ayo. Ka ng ano mo, ng kinita first mo. First check mo. So, doing first part-time and then full-time. Okay lang ba? Last question ko sa'yo. Sa, anong feeling mo nung alam mo yung mag-ini-in-cash mo, yung kinita mo? Compared mo sa previous company mo dati. What's the feeling? Well, actually, yung feeling, parang sa 8, i-compare ko lang po ah. 8 years ako natratrabaho na umabot ako sa time na parang naghahanap ako ng self-fulfillment. Parang alam mo yung kumikita ka pero parang hindi ka masaya. Yun. Pero yung nag-incash ako at saka alam ko yung amount, ay grabe. Parang ginaganahan pa akong magtrabaho dito kay iFern.